nakakatipid tayo, magamit natin ng tama yung mga gulong natin, mas maluwag sa bulsa natin. Magandang araw po. Balik po tayo sa usapang gulong. Usapang gulong na naman po tayo ngayon. Ano pa nga ba po pag-usapan natin? Hindi gulong kasi Terman Legacy. Kung di ba po kayo nakasubscribe, pasubscribe na lang po sa channel ko. Pwede kayong mag-message sa akin. Iaano ko na lang po yung link doon sa baba para i-click nyo na lang po sa messenger kung may mga katanungan kayo. Okay, para sasagutin ko naman po yun. Okay, pagpasensya nyo na lang kung medyo matagal akong mag-reply kasi may mga ginagawa rin. Pero sasagutin ko po yun. Okay? Baka sakali, makatulong yung pag nasagot ko yun. Baka sakali magkaroon kayo ng idea. Yun. Kasi yung iba, mga malalayo din. Eh. So, yun. Shoutout nga po pala rin kay Sir Ronaldo Canasa sa Canasa Family. Maraming salamat po sa inyo kasi sa suporta ninyo, sa panonood ng videos ko. Maraming salamat po ulit. Sir Ronaldo Canasa sa Canasa Family. So, yun po. Tuloy po tayo. Kasi ang topic natin ngayon, marami nagtatanong sa akin regarding po ito sa ano eh, sa hindi pantay yung kain ng gulong. Okay? Nagpa-align na siya, tama naman na yung tire pressure, bakit ganun? Hindi pa rin pantay yung food o kain ng gulong ko. Okay, yun po yung mga ano. At sa messenger, sinasagot ko na po sila pero ito, mas maganda para makita ng lahat. Based po ito sa experience ko. Bakit po ba napupudpud yun? Kung napapalay naman, sagana naman yung alignment, tama naman alignment nyo, tama naman pressure na alagaan nyo naman, bakit napupudpud pa rin? Okay? Ito na papasok yun. Kasi po, sasakyan natin, may tinatawag na tire rotation. Yun. Napakasimple yun, di ba? Basic. Kumbaga basic. Pero, kadalasan po, hindi po natin to napapansin o nai-rotate. Ang alam lang natin, nai-align. So, napuntahan yung shop naman, hindi rin at nag-a-advise sa inyo kung paano dapat yung gawin. Kaya nagugulat kayo, pudpud yung dalawa o pudpud yung isang gulong nyo, mas nanguna yung napupudpud yung sa harap ninyo o sa likod ninyo. So, bakit ganun? Kasi po, hindi po natin naalagaan ng tire rotation. Yun, kasi lalo-lalo na sa kasa, dapat po ina-advise ng kasa yan, paglabas ng sasakyan, lalo-lalo na yung pareho-pareho yung size ng reserba, dapat po ina-advise nila yan, tire rotation, kasama yung spare tire. Kasi may magkulat kayo, may mga kaso na ganito. Nagpalit na ng apat na gulong o dalawang gulong, yung reserba nyo, hindi man lang nagagalaw, pareho naman yung size. Dapat po kasi kasama yon sa tire rotation. Kasama po yun sa tire rotation natin. Kasi hindi po tayo naabisuhan ng tama o hindi tayo na nasasabihan ng mga technician natin kung ano dapat gawin natin. So ito, ngayon malalaman nyo na. Ang tire rotation po is every 10,000 kilometers. Okay, 10,000 kilometers. Pero, dahil sa observation natin dito, napakaganda ng kalsada natin dito sa Pilipinas, alam nyo naman po yung tinutukoy ko kung gano'ng kaganda. Dapat po, every 5,000 kilometers nagtatire rotation tayo. Okay? Kung fully synthetic, kung ginagamit niyo na langis, nakadalawang tire rotation na po kayo nun. Dapat nakadalawa na. Pag nag-potential kayo. Ang tire rotation po, depende po yung sasakyan ninyo. Okay? May mga front wheel drive, rear wheel drive, all wheel drive. May mga kanya-kanya po yan. May tamang tire rotation po para dyan. Okay? May nakikita yan sa the owner's manual o kaya magtanong kayo sa technician na pinagkakatiwalaan ninyo na suki ninyo. Itanong nyo sa kanila kung ano yung tamang tire rotation. Hindi lang to basta-basta palit ka lang ng palit. Kagaya ng may mga spare na pareho yung ginagamit ng gulong. Dapat po kasama yung spare tire doon. Okay? May mga sasakyan naman na wala namang spare tire o iba yung spare tire nyo, iba rin yung proseso ng pagka-tire rotation nila.
Yung kagaya po nito, BMW kasi sasakyan ni Bossing. Wala pong spare tire to. Paano ano, yung iba na first time makarinig, walang spare tire ano. So yun, isisingit ko na rin ngayon kasi para may bumili kayo ng BMW, magulat kayo, wala. Ba't walang spare tire to? May isingit ko na ngayon. Kasi yung gulong ng ginagamit niya is, kung tawagay namin, ay run flat tire. O, kahit walang hangin, naitatakbo niya pa. Naitatakbo niya po yan kahit walang hangin. Madidetect na lang unang sensor yan, ng sensor. Kung kulang sa hangin, doon niya malalaman na flat yan. Pero kung tumatakbo siya, hindi niya malalaman na flat yun. Doon na lang sa sensor po yan nagbabase. Kagaya ng mga hindi run flat tire, malalaman niya kasi tatabingi o gumaganon yung ano niyo, yung sakyan. So, yun. Kasi makakapal po yung ano niyo, yung sidewall nun. So, ang presyo naman nun ito sa ordinaryong gulong is doble. Minsan, triple pa. Kaya kung itatanong nyo kung pwede sasakyan nyo, pwede. Pwede, basta parehong size. Meron naman mga sizes na may run flat tire na pwede sa inyo. Like 1956515, o maraming pwedeng pagkabitan yung 1956515 yan. Merong run flat tire para doon. Ngayon, ang tanong, bakit po kayo gagastos ng ganun? Ilang beses po ba kayo mapa-flat sa loob ng isang taon, di ba? Ayun, balik tayo rito sa ano, tire rotation, okay? Ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung tamang tire rotation. Okay, meron akong drawing na. Pasensya na po yung drawing ko kasi hindi naman talaga ako talagang marunong mag-drawing. So yun, ipapaliwanag ko po sa inyo para may lalo nyo maintindihan. So yun, may ginawa po akong chart dito. May drawing ko para lalo nyo maintindihan. Okay, tayo. Ito po. Ito pong ano na to, yung sample po na to, ito ha, front po ito ha, front. Ito po yung front natin, itong dalawang gulong na to. Yan, yung dalawang gulong na yan, front yan. Ito po ay rear wheel drive, o yung sa madaling sabi, yung gulong nyo ay, ayun yung kumakamot yung sa likod, ayun yung kumaandar. O rear wheel drive. Ito po yung tamang proseso dyan, ito ha. Yung kanan po na gulong ninyo, mapupunta sa kanan na harap. Okay, paganyan po yung position niya, paganyan. Yan. Yung kaliwa naman po ay kaliwa, okay? Tapos yung kanang harap, mapupunta rito sa kaliwa na likod. Yan, ito po yung ano niya, yan. Tapos yung kaliwa, ito yung mapupunta dyan. Kaliwa, mapupunta sa likod ng kanan, okay? Ulit-ulitin nyo na lang po yung video para maintindihan nyo, okay? So ito po sa mga rear wheel drive yan. Paano nyo malaman na rear wheel drive yan? Sa manual nyo, meron naman nakalagay po dyan kung rear wheel drive po. Kaya itanong nyo sa mga mekaniko kung ano po ba yung sakyan nyo, front drive or rear wheel drive or all wheel drive o four wheel drive, okay? Nandito naman po tayo sa front. Front wheel drive na to. Madalas po ito sa mga ano, mga sedan ngayon. Ayan. Ayan yung pinag-aiba nila. Pansinin yung pinag-aiba nila. Yung likod niya, ito, itong front wheel drive, yung likod niya, yun naman mapupunta sa kanan na harap. Siya naman mapupunta. Ayan. Ito naman siya mapupunta sa kaliwa na harap. So, X yan. Ito naman po, mapupunta rin. Parang kabaliktaran lang niya. Oh. Magkasalungat lang sila. Ayan, ayun front wheel drive. Pag four wheel drive naman po, kahit pa-ikis nyo yan, ikis nyo lahat. Pwede pa-ikis nyo na lang o yan, ikis. Pero kung yung tire nyo ay may mga tire rotation, kasi may mga rotation yung tire natin o arrow, hindi na po pwede natin sundin yun na mapupunta doon. Babaliktad yun, madali mapudpud yung gulong nyo noon. Pagka baliktad yung arrow. So, ang mangyayari, ganun lang. Harap likod, kanan, kanan, kaliwa, kaliwa. Ganun lang mangyayari. Walang mangyayari pa-cross. Pero dapat po, pa-cross yan. Saka, bihira na rin po yung mga gulong ngayon na may, ano eh, may rotation. So, yun, mas maganda, makuha nyo yung wala ng rotation para, o yung arrow, para nagagawa nyo itong tama. Okay? Ito na po tayo ngayon. Doon tayo sa pagkasama yung spare tire kasi dapat po yan tinasabi sa atin ng kasa pag pareho yung size natin. For example, 1955515
195-55-15. Tapos yung spare nyo, 195-55-15. At same max. Dapat po yun, kasama yun sa tire rotation natin. Okay? Dapat po yung kasama. Kasi mas makakatipid kayo kung limang gulong ang bibilin nyo kung kada 5 years nagpapalit kayo compare sa kada isang taon nagpapalit kayo ng dalawa. Ay, mas nakakatipid po yun. Okay, dito na to tayo. Ano? Kaya, alamin nyo po yung, ano, alamin nyo yung sasakyan nyo kung pareho ba yung spare tire. Mas maganda to, bagong labas sa kasa. Na-import talaga nila. Hindi kasi nila na-inform to eh. Kaya yung iba, hindi rin alam eh. So, ito po yun. Ito po naman pag-front wheel drive. O, yung harap yung kumakamot nyo. Ito yung spare tire nyo. Yung spare tire nyo, lagi na pupunta yan sa kanang likod. Kanang likod. Okay? Yung kanang harap naman, yun mapupunta sa spare tire nyo. Ayan o. Kanang harap, yun ang mapupunta sa spare tire. Ayan. Yung kaliwa naman na harap, yun ang mapupunta sa likod. Ayan. Ay, slow mo nyo na lang po. Kaya review nyo na lang pag ano. Tapos paikis lang to. Paikis lang siya. Ayan. Yung likod nyo, paikis lang. Basta, tandaan nyo dyan, yung spare tire nasa kanang likod. Kanang likod. Kanang likod. Spare tire. O, dito naman po tayo sa rear wheel drive or four wheel drive. Okay? Yung spare tire, lagi nasa kanang likod. Yun, nasa kanang likod siya. Oh. Ayan. Yan ang tanggalin yung spare tire. Pupunta doon sa kanang likod. Tapos yung kaliwa naman, pansinin nyo ito kanan. Kanan po. Ito kaliwa naman. Salungat lang siya. Ayan, ganun. Yun ang mapupunta sa reserva ninyo. Okay? So, itong kanan na to, mapupunta to. Ayan. Yan sa kaliwa na likod. Ayan. Yung dalawang harap, ayan, igaganon lang natin yun. Ayan. Para ni, ano, i-review nyo na lang po pag ano kaya sa Google may makikita naman kayo mga larawan doon. So yun. Ayan po yung tamang proseso ng kasama yung spare tire. Okay? Lagi nyo tandaan kanan yan. Ito. Para sa akin yung experience ko. Basta masunod lang natin to. Kahit pa-X din lahat. Basta masunod lang natin to. Ilagay lang natin to sa kanan. Ilagay lang natin to lagi sa kanan. Okay? Kaya sa experience namin, wala naman nagiging problema. Basta isama lang natin yung spare tire sa kanan. Bahal lang tayo mag-rumble-rumble yung sa ano. Kasi pare-pareho po yan lahat, maupuput-put. Eh, pag pare-pareho mapuput yan, mas makakatipid kayo. Okay, bakit po ba mas may nauuna doon na napuput-put? Kasi oh, hindi oh, pare-pareho yung kamot ng gulong natin. Kaya nga, kagaya nga, may front wheel drive, may rear wheel drive. Tsaka yung front natin, laging gas-gas yan. Pansinin nyo, yung front natin, pag lumiliko tayo, yan laging gumagalaw. Unlike sa likod na ano, na sumusunod lang yan sa harap. Oh, so yun po ha, lagi po natin paalagaan para mag-upload rin ako yung mga bagay po na makakapagpatagal lang mga gulong natin, makakatulong para maalagaan ng mabuti yung mga gulong natin. Kasi ang gulong mo, ang pinakamahal na maintenance. Pinakamahal na maintenance ng sasakyan yan. Lagi po tayo nagpapalit ng gulong. Compare sa mga... kasi, lagi yan, ipiruin nyo. Yung gulong, sinasadsad lang natin sa kalsada. Pera na. Nauubos din. Kaya o yun, mas maganda. Aware tayo paano natin maalagaan yung gulong natin. Kasi mas makakatipid tayo rito. Okay? Kung nakakatipid tayo, magamit natin ng tama yung mga gulong natin. Mas maluwag sa pulsa natin compare sa padala-dalawang palit natin. So, yun lang mo yun ha. Again, yung tire rotation po, alagaan po natin yung tire rotation natin. Ako, magtanong po kayo sa mga technician nyo kung paano, ano yan, alam naman nila yan. Nasa malayo kayong lugar, pwede naman kayo pumasyal dito sa shop. Kung may tanong po kayo, mag-message lang po kayo sa akin. So, yun lang po. Maraming salamat. Maganda nga.